Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nananawagan si Juan Bautista na magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Suriin natin ang ating pagmamalabis at aminin ang ating mga pagkukulang, ang mga bundok ng ating pagmamataas at ang mga lambak ng ating pagkahumaling sa sanlibutan ay mga balakid sa daraanan ng Panginoon. Isang matuwid na daan ang kailangan nating ihanda sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok. At pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kaniningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakit ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol. Yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan,
ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mga nagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupae, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Marianna, tinitihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang maunas sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikdan ng inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Adbiento. At patuloy tayong pinapaalahanan na maghanda, ihanda ang ating sarili at maghintay sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, isang bagay po ang mahirap gawin sa panahon natin ngayon. At alam niyo po kung ano po yun? Maghintay. Diba? Yan po yung isang bagay na tila ang hirap-hirap gawin. Maghintay. Pero tandaan natin mga kapatid na ang panahon ng Adbiento ay panahon ng paghihintay. Dito nga lang po sa Pilipinas, tila hindi natin nabibigyan ng pansin ang panahon ng Adbiento. Bakit? Dahil September pa lang, Pasko na sa atin. September pa lang, sumisilip na si Jose Marichan. Diba? Pero tandaan natin na mahalaga ang panahon ng Adbiento dahil ito ay panahon ng paghihintay. Kaya nga marahil ang mga kabataan ngayon, mapapansin natin kapag inutusan mo, dati ang sagot lang naman, oo o hindi. Pero kapag inutusan mo ang mga kabataan ngayon, ano ang madalas nilang sagot? Ano po? Wait lang, di ba? Ang mga kabataan, ganyan na ngayon eh. Utusan mo, kunin mo nga ito sa taas. Mami, wait lang. Kaya yung nanay, asar na asar. Kasi ayaw maghintay. Pero mga kapatid, may karunungan, may grasya sa paghihintay. At hayaan natin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang Ebanghelyo,
ang magpaalala sa atin na maghintay at maghanda. Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin si Juan Bautista. At marahil kapag naririnig natin ang pangalan ni Juan Bautista, anong imahin ang pumapasok sa ating isipan? Na siya ay nagbibinyag. Diba? Patron po natin dito sa simbahan ng Kayapo, si Juan Bautista. At kung mapapansin natin sa ating ebanghelyo, binanggit ang kasuutan ni Juan Bautista. Sabi sa ebanghelyo, hinabing balahibo ang kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamikis, ang kanya namang pagkai balang at pulot pukyutan. Naninirahan si Juan sa ilang sa disyerto. Pero ano ho ang misyon ni Juan Bautista? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya sa patuloy na paghahanda ni Juan Bautista, ano ang kanyang isinisigaw? Lagi niyang sinasabi sa mga tao, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Talikdan ang pagkakasala. Marahil kung mapapansin natin ito, si Juan Bautista ay palaging sumisigaw. Pero nangangahulugan ba nun, mga kapatid, na si Juan Bautista ay galit? Hindi. Ngunit yung salitang lumalabas sa kanyang bibig ay salita ng Diyos. At kung ito ay salita ng Diyos, nangangahulugan, mga kapatid, na ito ay salita na kumakalinga, nagbibigay ng kalinga. Kaya ito yung paalala sa atin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, kailanman hindi nagagalit. Bagkos ang salita ng Diyos, patuloy na kumakalinga. Marahil nung panahon ng pandemya, napakahirap ng buhay. Tama po ba? Marahil hanggang ngayon, mahirap ang buhay. Pero nung panahon ng pandemya, nung simula ng panahon ng pandemya, di ba lahat po tayo naka-lockdown? Pero sino ang kinakapitan ng karamihan sa atin? Ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, tunay na nagbibigay ng kalinga. Kaya nga magandang tingnan, mga kapatid, ilan po ba sa atin dito ang nagbabasa ng salita ng Diyos? Sige nga po, ilan na nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw? Buti na lang may isa. Sino po sa inyo ang nakaalam na hiwalay na ang Katniel? Lahat yan. Diba? Lahat yan. Alam yan. Pero baka nakakalimutan po natin na ang salita ng Diyos nagbibigay ng kalinga. Ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya, ang pananalita ni Juan Bautista ay pananalita ng Diyos na nagpapaalala na ang Diyos ay may kalinga sa bawat isa. Pangalawa, si Juan Bautista ay may kakayanang magsalita ng Diyos, magsalita ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil may kredibilidad. At ano pong ibig sabihin ng kredibilidad? Yung may kakayanan kang magsalita sa ibang tao, may kakayanan kang itama ang pagkakamali ng ibang tao. Bakit? Dahil sa iyong pananalita, tunay mong isinasabuhay ang salita ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, ito po yung isang bagay na mahirap po sa buhay ng mga pari. Madali lang po ang magmisa.
Pero alam niyo po kung anong mahirap sa buhay ng pari? Ay kung paano niya isa sa buhay yung kanyang sermon. Kung paano niyang isa sa buhay yung kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mahirap po yun. Para sa mga magulang, ano po ang pakinakamahirap na gawin ng gawain ng isang magulang? Di ba yung minsan pagsabihan mo yung anak mo at sasabihin mo sa anak mo, anak, bawal kang umuwi ng ating gabi. Pero ikaw, umaga ka na umuwi. Anak, bawal manigarilyo, masama sa kalusugan. Pero ikaw, nakikita ka ng anak mo nagbe-vape. Anak, bawal magsugal. Pero ikaw, maghapon ka nagbibingo. Tamaan ay tamaan. Pero yung kredibilidad, mahalaga sa taong nagtatama sa iba. Uulitin ko po yun, ha. Ang kredibilidad ay mahalaga sa taong nagtatama sa iba. Si Juan Bautista, hanggang sa dulo ng kanyang buhay, may kredibilidad dahil hindi siya natakot magsabi at magtama ng iba. At yun marahil ang panawagan sa atin bilang mga Kristiyano, bilang sumusunod sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin, may kakayanan naman talagang itama ang bawat isa. Pero magandang tingnan, may kredibilidad ba? Panghuli, ang salitang kapakanan. Tandaan natin na sa buhay ng Diyos, kailanman hindi niya inisip ang kanyang sariling kapakanan. Madalas ang iniisip ng Diyos ay kapakanan ng bawat isa sa atin. Kaya nga sa kwento ni Jesus, ano pong nangyari? Ipinadala siya ng Diyos para iligtas tayo sa ating pagkakasala. Masakit yon para sa Diyos Ama. Pero ginawa yun ng Diyos dahil iniisip niya ang kapakanan ng bawat isa. At nawa mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, yan ho ang magandang paggawin, pagdasalan at pagnilayan. Baka kasi masyado na tayong maraming ginagawa at nakatuon na lamang sa aking sarili. Madalas kapag kapaskuhan, ganito ang mga katanungan natin. Ano kaya ang isusuot ko sa Pasko? Ano kaya ang ihahanda ng pamilya ko sa Noche Buena? Tama po ba? Magkano kaya ang matatanggap kong 13th month, ang Christmas bonus, magkano kaya? Ano kayang regalo ang matatanggap ko? Puro ako, ako, ako. Pero mga kapatid, kailanman ang Diyos hindi nagpa-ako, kundi ang Diyos laging iniisip ang kapakanan ng iba. Kaya siguro sa paghahanda ngayong darating na Kapaskuhan, huwag lang puro sarili. Tingnan mo din, ano ba ang pwede kong maibahagi? Ano ba ang kailangan ng mga tao sa paligid ko? Ano ba ang pwede kong maitulong? Dahil kailanman, ang Diyos hindi muna inisip ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan din ng iba. Mga kapatid, tayo po ay patuloy na naghihintay at mahirap maghintay. Pero sa ating paghihintay, may paalala ng salita ng Diyos kumakalinga. At kung tayo ay magpapahayag ng salita ng Diyos, dapat may kredibilidad. At sa ating kredibilidad, nagsisimula din ang ating pag-isip sa kapakanan ng iba. Mga kapatid, may dalawang linggo pa. At sinasabi ko po sa inyo, itong dalawang linggo na ito,
mabilis na lamang ito. Marami na tayong Christmas party. Lahat nagmamadaling pumunta at bumili ng pangregalo. Mabilis na lamang ito. Baka hindi natin namalayan, tapos na at dumaan na at dumating na ang pagsilang ni Jesus. Pero hayaan natin ito na sa ating paghihintay, manahimik at tingnan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Tatlong paalala. Kalinga, kredibilidad, at kapakanan ng iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista ang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasanungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at sa alang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, tunay na kumakalinga sa atin. Siya ang Kordero ng Diyos,
siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every will be known, and all God's people.
Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish-Wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SVD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Ang